Please welcome to Showtime Online You, Melissa Umbay from Zamboanga del Norte and Carl Longno from Mandaluyong. Hello! Hello! Hi! Hello po, kamusta? Okay naman po dyan! Okay naman po kami. Okay, mga bilin namin ah! Okay, mga halaman, diligan! Diligan ang mga halaman sa likod. Yes. Merry Christmas guys! Pero ito, kamustahan muna tayo. Ano ang nararamdaman ninyo ngayong... sasampa na kayo sa entablado ng tawag ng tanghalan. Yes. Si Carl muna, sige. Sobrang saya, sobrang excited na finally sa dinami-dami ng pagkakataon na hindi ako na nakuha, ito na yung time ko para ako naman yung mag-perform sa TLB stage. Alright. Si ano naman? Ayan, si Melissa naman. Yes, how about Melissa? Sobrang kinakabahan hanggang ngayon, nandito pa rin yung kabay. So, ayun. Ito, sabi mo, sabi mo, Melissa. Pero at the same time, pinaalis. Tayasin. Tayasin ang kabay. Sabi mo, nadadaan naman siya ng Totoo. Pero ito na nga, para mawala yung kaba nyo, ano muna tayo, kwentuhan. Ayan. Sino ba si Melissa Umbay at Carl Longno bago naging TNT contender? At saka, ano ba yung mga pinagkakabalahan nyo dati? Ayan, ako kay Melissa naman tayo. Hi. Ako po isang dati nag-gigig. San po yan sa tag-gig? Ito na kayo muna. Kaya ako eh. O sige na, o sige na lang. O sige, ako po, isa po akong streamer po sa Kumu. And wow. At the same time, ako po ay isang education graduate at kasalukuyan po nagsa-self-review for LET examination. So, as of the moment po, tinutulungan ko yung mom ko na teacher din sa school din po nila sa elementary school. So, ayun, I'm helping her sa mga paperworks, sa mga pag-aaral exams, ganun. Wow, nice. Good luck. Good luck sa exam. Tama. Ako talaga, hindi ka maniniko. First time, hindi ako sanay sa mga live-live. Ito, sanay na eh. Kasi nga, Iti-taping na lang natin ngayon. Oh, hindi ka mati-taping. First time, sa ire-record namin para sa Oo, ire-record namin. Ayan. So, ang sagot mo dyan, Melissa? Bukod sa pagigig. Ano po, minsan po nagigig ako sa amin tapos yung gumagawa rin po ako ng mga customized ano tawag nito, face mask holder, mga kakaiba yung buhok ni Melissa ha, may pag-ahit dito. Totoo. Sa sarili. Google blend. Ganda. Very rocker. Nagka problema daw siya. Ano yan, hindi ko narinig. Ano ang problema yung mga narinig? Naririnig mo. Wala naman sinabi. Ay, wala. Sorry. Yan ang nga ba ang naririnig mga paranormal. Sorry. Oo. May epekto nun, may naririnig ko sa sarili niya. Pero ito, bagaling yung interest niyo, Carl Melissa, sa pagkanta? Ako po, nag-start po siya sa father ko kasi siya, si Papa po yung first ever coach ko when I was a kid. Tapos, dati po, siya talaga yung nagpo-push sa akin kasi ayoko, wala talaga akong interes sa singing. Nauna po dati yung pag-acting workshop ko, ganun, sa acting workshop nagsimula. And then, na-discover nila na meron pala akong talent sa singing. Ayun po. So si Papa po yung inspiration ko sa singing career ko hanggang ngayon. No. Ako naman po, wala yung pamilya ko walang mga talent na ganun. Pero siguro po gift na lang po ni God. Wala din ako mag-coach na ganun, sariling talaga, gift talaga ni God. Yun malay mo naman, malay mo Melissa, yung lola ng lola mo, eh senior pala. Mga ninuno, gano'n. Bakal mo naman yung pagkakan mo na wala kayong talent. Ito, masyado mo naman ibinaba ang iyong pamilya. Pero eto, tanong ko sa inyo ha, sino ang inyong musical influences at mga iniidolo pagdating sa kantahan? Start tayo kay Carl. Ako po sa local, si Yen Constantino, Casey Tandingan, Janine Berdin. Grabe po yung musicality nila sa yung musicality po nila, very rare sa isang musician.
Laging puso, soul, pinapalabas nila in every line na kanilang binabanggit. At especially kay Sir Anthony, kasi si Sir Anthony po sa hindi ko nakakaalam. Oy! Naging coach ko po siya dati sa isang concert. Oy! Hala! Tinuruan niyo po ako na sabi niya, kailangan every line na hindi ko maalala. Ganyan yan. Hoy, saan concert po? Ganyan yan sa Sir Anthony. 2015 at 2016, ganun. So, ang sabi niya po is ano, kailangan kapag kumanta ka with conviction, kailangan lahat on point, ganun. Ay! Kailangan yung breathing, ganun. Limutan ka na ni Anthony. Sorry. Oy, hello ulit, Carl, ha? Ang tagal na kasi noon, 2016 pa pala yun. Wala. Dapat sa akin ka na nagpaturo, Carl, mas gagaling. Change topic! How about Melissa? No nga ba yung tanong? Kumain ka na ba? Ano ba yung tanong? Saan daw nang galing yung ano? Ay, sino yung iniidolo mong okay, ano, okay. Musical? Sa akin naman po, AGs. Kasi idol ko po sila. Bakit? AGs of Benetton. Kasi di ka tinuloy. Musical ano ba? Musical instrument? High School Musical. Hindi. Na-gets na kasi niya. Naalala niya na yung tanong. So, ay, yung okay. Tanong kasi. Ganun tayo dito, fill in the blanks po kasi. Oo. Tama. Sa'yo, Melissa. Pero ito, meron na tayong susunod na tanong kasi nasagot na ni Melissa na AGs. Ito, dito masyadong personal, pero bakit kayo sumali sa Tawag ng Tanghalan? At ilang beses kayo nag-audition bago kayo natawagan para maging contender? Ano po, gusto ko lang pong sumali sa Tawag ng Tanghalan. Gusto ko po lang pong pakita sa TV. Yun lang po. Tapos, isang beses lang po ako nag-audition nun. Tapos, Pusta ako nun. Paos, tapos... Partida ba yan, ha? Ayabang mo naman pala eh! Hindi nga, totoo! Totoo yan. Kami nga parang napakadali lang naman si Quality. Hindi po kasi, ganito po kasi yung story. Sige, kwento mo. Paos ako noon, tapos mahina yung signal sa amin. Tapos sabi ng pag sa akin na, ako na yung sumalang, tapos sabi na, mag na lang daw ako, pag okay na yung boses ko, mag-send na lang ako ng video. So, ayun. Nag-send ako, ayun, in-approve na nila. Ayun, na-approve ako. Isang beses na nag-audition. Ano ba naman yun? Pa-spa ako. Tapos wala pang talented sa pamilya ko. Ako lang. Totoo, ako lang. May gift ako. Ganun. Ano naman? De joke lang. Yes, I love you, Ate Melissa. Love natin si Ate Melissa. Hindi ka magiging papaw. Ito na nga. Nagtatanong na ako. Ito na nga. Oh, ito na. Ako po sumali po for my father kasi si Papa talaga yung inspiration ko. And sobrang lungkot lang kasi wala na siya ngayon. Hindi niya na ako mapapanood. But I'm doing this for him kasi nga siya talaga yung nag-push sa akin. Siya yung sumasama sa akin every time na magkakaroon ng face-to-face yung dati na audition na pipila ka talaga sa haba-haba ng pila kasi hindi ka matatanggap. Like for example, yung sa Star Hunt po, 40,000 kami yung nag-audition. Hindi ako natanggap. And finally now, this is the moment na maipapakita ko sa papa ko na andito na ako sa stage. Yes, sir. Nice. Tama. Ayan. Tama. Mm-hmm. Ayan. Pero ito sige. Sige, Ate Ana, go. Okay, baka meron kasi silang babatiin, mga pa-shoutout. Oo, go na yan. Mga pa-shoutout. Ako po gusto ko kong batiin yung mga teachers po sa 9 de Febrero Elementary School and sa mga security guards po. Maraming salamat po sa pag-accommodate sa amin sa 9 de Febrero Elementary School at sa mga patuloy na sumusuporta po sa akin at naniniwala sa aking pamilya. Longna family, Perez family, Alba family, Cervantes family. I love you all. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes, Ate Melissa. Ate Melissa? Ako naman po sa Bisaya lang, ha? Sige po. Sa akong mga salingan din, ha? Dadang kayo salamat sa mga suporta, sa akong pamilya. Tumawa kasi sila eh. Sorry. Sige, tuloy. Maraming salamat sa mga suporta and maraming basta yun. Alright, ayan! Maraming salamat ha, Melissa and Carl. Ayan, naabangan natin at tagisan ng galing nila mamaya sa Tawag ng Tanghalan. Pero sa... It's showtime! Buong pamilya!